Ang muling pagbalik ni Kristo. Ako si Risa Singson Kaupeng, book author at editor. Magkapit pandasal muna tayo. Nung nagkapandemya sa umpisa ng taong ito, maraming taong nagtanong, magugunaw na ba ang mundo? Parang apocalypse kasi ang dating, lalo na't hindi pa tayo nakakabangon mula sa pagputok ng taal. Tapos bumaliktad ang mundo natin dahil sa coronavirus. Pero hindi lang naman sa taong ito lamang nangyari ang mga bagay na mapapaisip ka kung end of the world na nga ba. Ang mga gera sa Middle East, mga lindol sa iba't ibang parte ng mundo, mga salot, kasama na ang coronavirus, hindi ba ito ang mga sinasabi ni Jesus na tanda na dapat nating abangan? Nung ako'y teenager pa lang, pinaniwalaan namin ang isang librong nagsasabing babalik si Jesus sa September 1988. Siyempre, marami siyang binigay na katunayan mula sa Biblia kung bakit ito ang kanyang paniniwala. Kaya sa araw na yon, nag-abang kaming community hanggang hating gabi sa isang open basketball court. Inantay namin ang pagbaba ni Jesus mula sa langit upang tipunin kami sa alapaap. Siyempre, hindi nangyari yon. Klaring sinabi ni Jesus, tungkol sa araw at oras ng kanyang pagbabalik, walang nakakaalam, kundi ang Ama lamang. Kahit si Jesus, hindi alam. Kaya't huwag tayong maniwala sa kahit anong propeta, manghuhula o visionary na nagsasabing end of the world na. Lahat ng namatay pagkatapos ng panahon ni Jesus hanggang ngayon ay hindi inabutan ng end of the world. Ngunit, kinuha na sila ng Panginoon sa kamatayan. Ang importante ay handa tayo. Kahit kailan dumating si Jesus o dumating man ang ating kamatayan. At yan ang ibig sabihin ng panahon ng Adbyento. Dapat para tayong Boy Scout na laging handa. Tayo magdasal. Maranatha, dumating ka nawa, Panginoong Jesus. Amen.